ang pelikulang ito na may eksena ng isang batang babae na nagngangalang Sarah. Si Sarah ay gustong pumunta sa party ng kaibigan niya, subalit ang kanyang ama ay hindi pumapayag. Tinanong ni Sarah ang kanyang ina kung ito ba ay papayag. Sinabi ng kanyang ina na sa ibang araw na lang. Dahil dito naging agresibo si Sarah. Kapareho ng gabing iyon, si Sarah ay nagpunta sa party kasama ang kaibigan nitong si Christopher. Ang ina ni Sarah ay pumunta sa kanyang kwarto at napag-alaman nito na wala siya sa kwarto. Sinabi niya ito sa kanyang asawa. Ang ama ni Sarah ay nagsimulang magalit. Pagkatapos ubusin ang buong gabi kasama si Christopher, sa sumunod na umaga siya ay umuwi. Doon nagalit ang ama ni Sarah at pinagalitan ito ng sobra. At ang ina ni Sarah ay pumunta na rin dito. Habang siya ay nasa kwarto, ang kanyang ina at kapatid ay pumasok sa kwarto niya, sila ay nagkwentuhan. Kwento niya na meron siyang kababata at sumama siya dito. Kapag kasama ko siya ay sobrang saya ko, ang sabi ni Sarah. Narinig ng kanyang ama ang pag-uusap na ito. Pagkatapos ang ama niya ay nagpunta sa sikretong kwarto, ang basement. Pagkatapos noon ay naghintay ito ng 3 months sa araw nang si Sarah ay mag-18 years old. Si Sarah ay masaya kapag kausap si Christopher sa phone. Ang kapatid ni Sarah ay wala sa bahay at ang kanyang ina ay pumunta sa palengke. Nagpatulong ang ama niya sa kanya na dalhin ang kahon sa basement. At pareho nilang dinala sa basement ang box. Pagkarating roon, si Don ay binuksan ang sikretong pinto. Nagulat si Sarah na meron sila noon. Pagkatapos dinala ni Don sa loob si Sarah, si Don ay sinubukang e-trap si Sarah. Kinulong niya doon si Sarah at iniwan sa loob. Si Sarah ay nanghihingi ng tulong, subalit hindi naawa sa kanya ang ama. Hindi siya pinapansin. Pagkatapos si Sarah ay sinubukang buksan ang pinto. Dahil dito ang pinto ay hindi mabuksan at ang ilaw ay namamatay. Tinignan ni Sarah kung ano ang laman ng box at ang laman ay ang mga kagamitan niya, na kanyang magagamit sa paninirahan dito. Si Sarah ay humihingi ng tulong. At narinig ng ama niya ang kanyang boses dahil doon ay sinara ang bentilasyon. Dahil doon wala ng boses ang lumalabas galing kwarto. Ang kanyang ina ay nag-aalala na sa kanya, hinahanap niya si Sarah kung saan-saan. Sa sumunod na araw sinubukan ulit ni Sarah buksan ang pinto. Subalit ang ilaw ay namamatay kapag ginagawa niya ito. Tinulak ang ama at sinubukan niyang tumakas. Hindi niya nagawang makatakas dahil nakasara rin ang pinto ng basement. Binalik ni Don sa kwarto at pinakita ang galit kay Sarah. Sinabi ni Don sa kanya na kung susunod sa kanyang utos ay makakalaya ito. Subalit hindi siya sinunod nito. Siya ay ginahasa ng kanyang ama. Pagkatapos nito mas lalong lumala ang sitwasyon at siya ay nabuntis. Isang linggo ang lumipas, ang mga pulisya ay ineimbestigahan para mahanap si Sarah. Sinabi ni Don na si Sarah ay lumayo na sa kanila. Sinabi ng ina na hindi kayang magawa ni Sarah yon. Sinabi ng officer na dapat silang maghintay kay Sarah. Sa kabilang banda si Sarah ay nalungkot sa ginawa ng kanyang ama. Isang araw, si Christopher ay pumunta sa bahay nila. At sinabi ni Don na si Sarah ay sumama na sa kanyang kababata. 21 araw ang nakalipas, at siya ay 18 anyos na. Ngayon ang kanyang kaarawan. Sinabi ni Don na ihipan ang kandila. Sinunod niya si Don dahil sinabi nito na kapag sinunod niya ito ay ilalabas siya sa kulungan. Binigyan ng kasuutan si Sarah. Sinabi ni Don na humingi si Sarah ng isang kahilingan at pagbibigyan niya ito. Walang ibang hiniling si Sarah kung hindi ang makalabas dito. Sinabi ni Don na may tamang oras para dito. Ang hiniling na lang ni Sarah ay orasan at TV. Siya ay muli nanamang ginahasa ng kanyang ama. Nakagawa siya ng sandata gamit ang lata.
Pinalapit niya si Don subalit alam na ni Don ang kanyang binabalak. Dahil dito, muli na naman siyang minaltrata at ginahasa ni Don. Lumipas ang taon, patuloy pa rin ang panggagahasa nito. Si Sarah ay malapit ng manganak. Siya ay nagluwal ng batang babae. 4 na taon ang lumipas. Ang ina ni Sarah ay namimiss na siya ng sobra. Si Sarah ay nagdadalang tao ulit. Si Don ay na-promote, at sinabi ng kanyang asawa na mag-hire na sila ng investigador. Subalit kumontra si Don dito. Sa binigay ni Don na TV kay Sarah, nakita niyang masaya ito at ang kanyang anak. Ilang araw ang lumipas, si Sarah ay nanganak ng lalaki. Isang araw ang anak na babae ay nagkasakit at binigyan ito ni Don ng gamot. Sa araw na iyon, si Don at Sarah ay nag-away. Si Christopher ay nagpunta ulit sa kanilang bahay tapos nakita niya ang kapatid ni Sarah. Sinabi lahat ni Christopher ang sinabi sa kanya ni Don tungkol kay Sarah. Sinabi ng kapatid na may kutob ito na tinago lang si Sarah ng kanyang ama. Si Sarah ay nabuntis ulit sa 3rd pagkakataon. Si Don at ang asawa ay nagtatalo. Sinabi ng kapatid na palaging galit ang ama kay Sarah. Ang ina ni Sarah ay masama na ang loob. Para mapaniwala ang kanyang asawa, ang susi ay palaging nasa likod nito. Ang susi ng basement ay nahulog sa kanyang bulsa. Kinuha ito ng kapatid at siya ay nagpunta sa basement para ik-ek at naabutan siya ng ama nila. Si Sarah ay nanganak ulit sa 3rd nitong baby at ito ay lalaki. Sinabi ni Sarah kay Don na ilabas ang bata, ibig nitong sabihin na ibigay sa kanyang ina ang bata. Ang ina ay nakarinig ng umiiyak na bata at may nakita siyang sulat na nakalagay. Sinabi ni Sarah sa kanyang ina na siya ay kapos kaya hindi niya kayang alagaan ang bata. Si Don ay nakakita ng isa pang sulat. Nakasulat doon na ang ama ay kinulong siya sa basement. Pinarusahan siya ng kanyang ama dahil dito. Ilang taon ang nakalipas, makikita na ang mga anak ay malalaki na. Isang araw si Don ay tinitignan ang anak ni Sarah ng masama. Alam ni Sarah ang masamang intensyon ng ama. Si Sarah ay nag-aalala para sa anak dahil ang anak ay merong asma. Isang araw nakita ni Sarah na ang bubong ay may tumutulog. Naisip ni Sarah na may malambot na bato kaya siya ay gumawa ng butas. Nilabas ang kanyang ilaw buong gabi. Nakita ng lalaki ang ilaw at sinabi ito kay Don. Dahil dito binugbog niya ulit si Sarah ng sobra na nagdulot sa bata ng pagkalaglag ng anak sa tiyan. Nalungkot si Sarah. Nilibing ni Don ang bata. Tinanong ni Sarah kung kamusta na ang anak niyang binigay sa kanyang ina. Sinabi ng anak ni Sarah na gusto niya rin maglaro sa labas. Tinanong ng bata kung kailan siya makakapaglaro sa labas. Sinabi ni Don na kapag ang kanilang ina ay sumunod na sa akin. Si Sarah ay humingi ng paumanhin sa sinasabi ng kanyang anak. Dahil doon ang kanyang mga anak ay nagalit sa kanya. Sinabi ni Sarah sa kanyang mga anak na pinoprotektahan niya lamang sila. Nalulungkot si Sarah nang maalala niya si Christopher. Ang dalawang bata ay humingi na paumanhin sa kanya. Sinabi ni Sarah ang katotohanan tungkol kay Don pagkatapos marinig ng mga bata, sila ay nabigla. Sila ay sobrang nag-aalala dahil ang anak na babae ay inatake ng asma. Si Don ay nagalit nang pinaalam ni Sarah sa kanila ang katotohanan. Binugbog niya si Sarah subalit ang anak na lalaki ay inawat na si Don.
Makalipas ang ilang araw si Don ay umalis na sa kanyang trabaho. Ang kinikita ay unti-unti nang lumiliit. Nagtataka ang asawa kung saan inuubos ang kanyang saving. Sinira ni Sara ang bentilasyon. Si Don ay naka-receive ng email mula sa bangko para paalisan sa kanyang bahay. Si Don ay nagdesisyon na patayin si Sara at ang mga anak. Dahil ngayon ay hindi niya na kayang e-manage ang lahat. Tinutok niya ang usok na nagmumula sa sasakyan patungo sa bentilasyon. Ang anak ni Sara na lalaki ay pumunta dito kaya si Don ay hininto ang sasakyan. Ang anak na babae ni Sara ay naghihirap sa asma. Sinabi ni Sara na kailangan madala sa ospital ang anak niya subalit hindi pumayag si Don. At hiniling parent ito ni Sara sa kanya. Nang makita ni Don ang sitwasyon ng anak na babae ay pumayag na rin ito. Kinuha lang ni Don si Sara at ang anak na babae. Ang anak na babae ay dinala na sa ospital kailangan niyang mailigtas sa lalong madaling panahon. May isang babae ang nagtanong kay Sara upang mag-fill up ng form. Ayaw nang bumalik sa dati ni Sara kaya tinapunan niya ng tubig ang form. At binigyan ulit siya ni Don ng isa pang form. Nabigyan ng pagkakataon si Sara na makalapit sa babaeng doktor at niyakap siya nito. At si Don ay pumunta din dito. At sinabi ni Sara sa doktor na tulungan siya nito. Mabuti na lang at merong polis na nagbabantay. Kaya nahuli ng polis si Don. Ang anak niyang lalaki ay nakalabas na rin sa basement, at hindi makapaniwala ang ina ni Sara. Si Don ay nakulong. Si Sara ay malaya na at masayang nakalabas kasama ang ina at kapatid. Ang kanyang mga anak ay lubos na masaya. Muli silang nagkasama ni Christopher at sila ay masayang nag-iyutang dalawa. Sana kayo ay nasiyahan sa panunood. Maraming salamat po.